So ang pamagat nito ng aking maiksing presentasyon ay tungkol dun sa kontribusyon, no, yung pamana ng rehimeng Marcos, no. Yung tawag ko rito, mapanlinlang na bilingual at mapangmenos na edukasyon. Okay? Ito yung pinakamalaking pamana ng rehimeng Marcos sa larangan ng wika at edukasyon. Bakit mapanlinlang? Sapagkat yung tinatawag na bilingual education na ipinakilala ni McCoy, yun yung huwad na bilingual na education, no? At bakit mapangmenos? Kasi ang tawag dito subtractive, no? Subtractive kasi sa halip na panatiliin yung L1 o yung unang wika ng mga bata ay patungo ito dun sa L2, which is English. Sa aking palagay, yung bilingual na patakaran, no, ay parang sinasabi doon na kailangan daw linangin yung English at saka yung Pilipino bilang official na wika sa edukasyon. Pero sa totoo, yung Pilipino, junior partner lang yun, no? Kaya English ang pangunahing at dominanting wika sa ilalim ng bilingual na policy. Kailangan natin subaybayan itong bilingual policy kasi ito ang kasalukuyang umiiral pa ring sistema sa sistemang pang-edukasyon. Nagbago na nang nagbago yung pangalan, ngayon nagkukunwari itong mother tongue based multilingual education, pero sa kaibuturan walang iniba ito sa patakarang bilingual ng rehimeng Marcos, no? Ngayon, alam ninyo na si McCoy ay namuno noong 1965, no, hanggang 1986. Ano kaya yung epekto nitong bilingual policy niya, no? Gusto kong ipakita sa inyo yung ilang mga slides, no. Ito yung functional literacy ng population 10 years old and over noong July 1989, no. So makikita ninyo yung tinatawag na functional literacy sa buong Pilipinas, no. Dalawang klaseng literacy yan. Yung isa, yung basic literacy, marunong bumasa at saka sumulat at umintindi ng isang tinatawag na isang simpleng pangungusap. Okay? Pero dito sa functional literacy, sa kahulugan ng Functional Literacy Education and Mass Media Survey, ay may kinalaman dun sa kapag marunong siyang magkwenta. Okay? Yun yung level 2. Sa level 3 at saka sa level 4, kailangan may comprehension, no? Maiintindihan ng mga kalahok dito sa survey na ito ang isang simpleng teksto, okay, at masasagot yung ilang mga tanong tungkol dito. Ngayon, itong 1989, sinasabi rito na ang Pilipinas raw functionally literate yung 73.2%. Ang ibig sabihin nito, isa sa bawat apat na mamamayan na may 10 taon at mahigit, noong 1989, 3 taon pagkatapos mapatalsik si McCoy, ay hindi marunong bumasa at magkwenta. Okay? At makikita rito yung breakdown sa iba't ibang rayon. No? Ikalawa, gusto kong ipakita rin yung BEP study noong 1988 na ginawa ni Brother Andrew Gonzales at saka Bonifacio Sibayan. Makikita ninyo dun sa slide na ito ang mga nakuwang mga scores nung binigyan sila ng pagsusulit sa English, Filipino, Science, Math at Social Studies. Ito ang libro na nilabas ni Brother Andrew at ni Dr. Sibayan noong 1988. So,
Totoo bang nalinang yung isang bansa o salinlahi sa Pilipino at saka sa Ingles? No? Makikita rito na hindi. No? Kaya sa English, no, ang pinakamataas lang na naabot ay 52.2%. No? Yung Pilipino ay dapat naman, no, nakakuha ng scores yung mga bata na 66%. No? Pero mapapansin ninyo, sa grade 4, grade 6 at saka grade 10, no, bumababa. Tataas ng konti tapos mahuhulog yung mga scores nila. No? At kung isasali natin yan sa graph, ito yung makikita nating graph na mga scores, average percentage for all subjects ng mga kalahok dun sa pag-aaral ng ginawa ni Brother Andrew at saka ni Bonnie Sibayan. So, tataas ng konti, no? Tapos biglang bagsak pagdating ng grade 10. Ngayon, ito ang comparison naman saan pa mahuhuli ang isda kung hindi sa sariling bibig. Ito yung mean scores ng grade 6 pupils noong 1975 at saka 1986. Dineklara ang Marcelo noong 1972, noong 1973, nauso yung si McCoy ang nagpauso ng tinatawag na bilingual ed. No? At makikita nyo rito yung mga mean percentage scores sa reading, sa language, at saka sa mga iba pa. No? Sa loob ng 11 taon, makikita nyo na matutunghayan ninyo yung mabagal na pag-usad ng pagkatuto. No? Ito ay sa elementarya. No? Ito yung sa secondary. No? Ganun din. No? Yung English, 37.4, magiging 46. Kung pagbabasihan natin 75%, no? Hindi umaabot ng 75% yung alinman dun sa mga scores. No? Ngayon, ito yung gusto kong iugnay dito yung subject proficiency ng mga teachers. No? Kung mababa ang performance ng mga bata, nangangahulugan din yan na mababa yung performance ng mga teacher. No? Ito yung sa BEP study ng 1985 na lumabas noong 1988. No? Makikita nyo yung sa grade 4 teachers, grade 6 at saka grade 10 ng mga teachers. Mapapansin ninyo na ang pinakamataas na score na nakuha ng mga teachers, no, ay nasa wikang Pilipino. Pero pagdating sa math, science, no, at kahit doon sa social studies, no, mababa pa rin yung mga scores nila. Hindi po kasalanan ng mga teacher kung hindi nila alam yung nilalaman ng pagtuturo at gayon din ang paraan ng pagtuturo. Sapagkat ang estado ang may responsibilidad at nagbigay sa kanila ng diploma. No? Ngayon, hanggang sa ngayon, ganito pa rin ang problema natin. No? Yung mga teachers, kahit na dun sa K-12, no, ay mababa pa rin ang sabihin nating mga learning outcomes. No? Bakit? Sapagkat produkto rin sila ng dispalinghadong sistemang pang-edukasyon na natikman natin nung panahon ni Marcos. Ngayon, yung bilingual ed, may isa ring masamang epekto. No? At ito yung tinatawag na mga yung andaming sayang. Makikita ninyo dito sa DEC Statistical Bulletin na yung mga grade 1 entrants, ang nag-survive lang dito ng hanggang grade 6 at ay 66.4%. Ibig sabihin 30% o isa sa bawat tatlo na dumaan ng elementarya, no, ay hindi na nagpatuloy. No? Tingnan ninyo ang form. Nung mga panahon yon, may tinatawag na NCEE exams.
Okay? At yung mga Form 4 students, ibig sabihin yun nasa fourth year, na pumapasa ng NCEE ay 50% lamang. No? Yung mga nakikita niyong 95.2-90%, no? Ay ang base niyan, yung bilang na nasa grade 6. Ibig sabihin ito, percentage graduating from grade 6 ay 95.2%. 95.2% ng mga nag-survive hanggang grade 6. No? Ganun din yung grade 6 graduates entering Form 1. Okay. Saan pa mahuli yung isda kundi sa sariling bibig? Ito mismo ang salita ni Jimmy Laya, no? Na noon ay naging Department of Education Secretary. No? At kung babasahin natin yung kanyang mga sinabi, no? Parang hindi na nagbago yung panahon, no? Increasing enrollment, critical shortage, makeshift classroom, textbook problem, no? At ito ang sinasabi ng World Bank, no? Yung textbook ratio nung panahon yun ay 10 to 1, tapos 75% ng mga textbook more than 5 years old. So low quality education, a high dropout and repeaters rate, no? At mababang kalidad ng edukasyon, no? Ngayon, ang description dito ni Dr. Josefina Cortez na nasa dekano ng UE College of Education. Ginawa niya ito na noong 1968, no. A nation of fifth graders. Ito yung paglalarawan nila doon sa ating sistema, okay? So ano yung solusyon, no? Ang solusyon sa para sa akin, yung isang tunay na mother tongue-based multilingual education, no? Ano po yung ibig sabihin nito? Sinisikap nitong patakarang ito, yung L1 proficiency among learners. Pag sinabing L1 proficiency, ito yung wikang kinagisna ng bata, wikang madalas niyang ginagamit, no? At wikang sinasalita niya. Okay? Uses most, no? Iba ang definition sa batas ng tinatawag na L1. Ngayon gusto ko kayong alertahin na hindi komot ginagamit yung L1 ay mauunawaan ito, no? Sapagkat yung L1 ay dapat nauunawaan ng mag-aaral. Okay? Bawal na magturo sa wikang hindi naiintindihan ng bata. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, dahil hindi nagkaroon ng pagsasana yung mga guro, ay minsan yung L1 na ginagamit nila hindi intelligible. Okay? So, pag tinawag natin yung L1 proficiency at saka L2 proficiency, no? Tinutukoy natin dito yung wika na maiintindihan ng bata na ginagamit para linangin ang kanilang tinatawag na lower order thinking skills at higher order thinking skills. Okay? Ang ikalawang katangian pa rin ng L1 based multilingual education na ito ay additive. L1 plus L2. Hindi po L1 patungong L2. Yung L1 patungong L2, ito yung tinatawag na mapangmenos o subtractive early exit L1 to L2 bridging system. Ito po ang kasalukuyang nasa sistema ngayon. Yung early exit program na nagsasabi na kailangan daw yung L1 hanggang grade 3 lamang. Pagkatapos ng grade 3, pagdating ng grade 4, Pilipino at saka English na. No? At ayon sa pag-aaral, ito yung masasabi natin na tunay na L1-based multilingual education. Mapapansin ninyo, ginagamit pa rin yung talinghaga o metaphor ng bridge. No, pero two-way bridge siya, no? From the L1 to the L2, tapos pwedeng bumalik.
No? Hindi yung kapag nakatawid ka na dun sa L2, which is English, no? Ay kailangan sirain na yung bridge. Okay, ito ang umiiral na sistema pag gagamitin natin yung illustration, no? Yung marami ang nalulunod, no? Dahil hindi sila nag-a-acquire ng sapat na kakayahan sa kanilang L1 para matutuhan yung nilalaman ng kanilang mga asignatura. Ito yung research, international research on early exit programs. Yung tinatawag na early exit, kapag gagamitin mo lang yung L1 hanggang grade 3, tapos mag-shift ka na sa Filipino at saka English, lalong-lalo na, no? Ay ganito ang sinasabi dito, no? You need at least 12 years to learn your L1, no? At hindi totoo na kapag nagsimula kang mag-aral ng L2 ng mas maaga, no? Better L2 learners ka. Hindi po 'yung pinapatibayan, binibigyan ng ebidensya ng research. 10 to 12 years old, mas magandang matutuhan yung L2 ng yung L2 ng mga learners. At it takes 6 to 8 years of strong L2 teaching before the L2 can successfully be used as MOI. No? Kapag in-introduce mo yung L2 ng mas maaga, it can lead to low achievement in literacy, in science and math. Ngayon, ang tanong, no? Kapag may mga iba kasi sa atin na naniniwala na kapag maagang inintroduce yung English, mag-i-improve yung English, no? Ang dami nang nagpapatunay niyan, no? Hindi lang natin doon sa sasabihin ko kung hindi sa maraming mga bansa sa sa mundo, number one yung Pilipinas sa paggamit ng wika ng edukasyon ng hindi sariling wika. No? Number one. No? Ito ay napatunayan ng Trends in International Math and Science Study ng nakaraang PISA results. No? At yung ipapakilala ko sa inyo ngayon ay yung large-scale research na ginawa 30 years. No? Ang wala kasi sa atin sa Pilipinas ay yung tinatawag na longitudinal, no? Dito sa longitudinal study ng Thomas and Collier study noong 1997, makikita na ang pinaka-critical dito ay hindi yung amount of exposure kung hindi yung timing, no? Tandaan po natin, totoo na iba yung sistema sa Amerika, no? Pero maaring masilip natin kung ano yung magiging kung ano yung ginagawa nating mali sa ating patakarang pangwika, no? Longitudinal optimal versions of 6 models of bilingual education, dahil increasingly marami ang mga immigrant population sa Amerika. 42,000 students tracked for 11 years standardized test scores. Okay? So ito yung longitudinal study na ginawa sa Amerika, no? Ng Thomas and Collier study. Ano yung tinutukoy dito sa 6 models of bilingual education? Ito yon, no? Makikita nyo dun sa kanan yung 1 to 6. Ito yung 6 models. Yung 5 at saka 6, ito ay may kinalaman dun sa mga test na binigay nila sa mga nag-aaral sa mga eskwelahan ng mga Amerikano na ang first language hindi English. Okay? Uulitin natin, no? Yung first language ng mga estudyante dito sa mga bilingual programs ay hindi Ingles ang L1 nila. No? Maaring Espanyol, maaring Hapon, maaring Italiano, maaring Pilipino din, maaring Cebuano. Okay? So yung 5 at saka 6 models, no? Ang ginawa nila, tandaan po natin, labing isang
taon ni Latin Rack itong mga estudyanteng ito. No? Yung 5 at saka 6, sinubukan nilang i-introduce yung English from the very beginning. Yung sa 3 at saka 4, ginamit nila yung first language ng mga bata sa loob ng 3 taon bago nag-shift sa English, exclusive English. Tapos sa 1 at saka 2, ginamit nila yung L1 ng mga bata nang hanggang grade 6. Okay? Tapos bago nag-shift sa English. Okay? O ulitin natin ha. Sa 5 at saka 6, pure English from the very beginning. Sa 3 at saka 4, bilingual program 3 at saka 4, pinakilala yung L1, ginamit yung L1 bilang punong medium ng pagtuturo sa loob ng 3 taon. At dun sa 1 at saka 2 ay ginamit yung L1 ng mga bata ng 6 na taon. Okay, bago sila lumipat sa all English. Okay. O ngayon tingnan natin ito yung resulta. Kung makikita ninyo yung curve sa 1, 2 at saka 3, no? Regardless kung anong programa, parang everyone is making it kasi pare-pareho yung mga scores nila. Pero pagdating ng 4, 5 at saka 6 hanggang 11, nag-diverge na yung mga scores. Okay? Pagdating ng 11th year, yung mga bata na tumanggap ng edukasyon sa purong Ingles, yun yung pinakamababa yung academic achievement. At yung mga bata na tumanggap ng edukasyon sa kanilang sariling wika sa loob ng 6 na taon bago sila nilipat sa all English curriculum, no, yun yung pinakamataas. At nahigitan pa yung average performance ng native English speakers, no? Tandaan po natin, no, itong data na ito ay longitudinal, no? Wala po nito sa Pilipinas sapagkat mahilig lang tayo sa mga panapanakang pananaliksik. Ngayon, ano po ang pinapatunayan nito, no? Ang first predictor ng long-term school success ay yung cognitively complex on-grade level academic instruction through the student's first language for as long as possible. Kailangan, pag sinabi natin cognitively complex, hindi lang yung lower order thinking skill, kung hindi, kasama rin yung higher order thinking skills. Ang tinutukoy ko rito yung pagpapamemorya, no? Mahilig tayo doon sa ano ang pambansang damit, ano ang pambansang sayaw, no? Ano ang pambansang something, no? Lahat may pambansa, no? Puro ito mga lower order thinking skills. Yung pangalawa is long-term school success is the use of current approaches to teaching the academic curriculum through two languages. Lalong-lalo na sa konkretong kalagayan ng Pilipinas na multilingual, uulitin ko, ang kailangan natin L1 plus L2 system. No exit dapat. Pero ang L2, dapat ang turing sa kanya ay additional language lang. Ang English ay dapat English as an additional language. At pangatlo, na pinaka-importante, nawala tayo sa loob ng mahabang panahon bilang kolonya at neokolonya, is a transformed socio-cultural context. No? Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, English pa rin ang nananaig. Ito ang team's findings on language, trends in international math and science study. No? Lagi tayong lahok ng lahok noong 1995, 1999, 2003, 2008 at pinakahuli 2019. Hindi na tayo matuto. Laging sinasabi sa atin,
students who spoke the language of test at home had higher math and science achievement. Now, an achievement was highest among schools where the language of test was 90% of more in the student language. So sa PISA, lumabas rin ito. No? Lumabas din ito dun sa SEA PLM. Lahat ng mga nilahukan natin, laging sinasabi sa atin na napakalaking disbentahe yung mga mag-aaral. Nasa malaking disbentahe sapagkat ang ginagamit na language of test ay hindi yung wika ng mag-aaral. Sinabi ni Rolly Tino sa atin, may basic fear among us na kasi hindi pa linang, hindi pa intellectualisado ang ating mga wika. No? Pero nakakalimutan natin na yung abanteng estado ng wikang Ingles ay narating dahil ginamit ito. Pero sa ating kalagayan, dahil pinagbabawalan tayong gamitin ang sarili nating wika, yun ang epekto sa pagkatuto at saka sa low learning outcomes. Magtatapos ako dun sa conclusion na galing kay Pierre Bourdieu, no? Kailangan nating asikasuhin itong sistemang pang-edukasyon sapagkat ito ang may monopolyo sa reproduksyon ng mass consumers at producers. No? Ito ang magpapasya kung anong wika ang paiiralin at ang wika na pakayin. No? Maraming salamat sa inyong lahat.